umaga sa inyo lahat, o magandang hapon, magandang gabi, depende kung anong time zone nandun kayo, ano? So, for today's video, sasagutin ko yung isang tanong ng isa nating, ano, no, yung nag-subscribe, nanonood ng ating video, si Miss Michino, or Mikino, Miss Mikino. Sa tanong niya is, sir, tanong lang, nasa mahal ba ng baril para magaling sa shooting? Ito yun. Okay? So, siguro, more or less, ang tanong niya is more or less siguro, no? If I would reward it, may kinalaman ba yung presyo ng baril? Kailangan ba mahal para gumaling ka sa shooting o hindi? Ang sagot ko, simple lang. Malaking bagay kasi sa overall performance ng shooter, yung equipment, which is yung baril. Diba? For example, magaling ka nga sa shooting, accurate ka bumaril, di ba? Tumatama ka naman, di ba? Kaso, pagka naglaro ka na, naghahabol ka na ng oras, tumatakbo ka na, nagmamag change ka na under heavy stress, di ba? Siyempre, iba na yon. Okay? Nag-iiba kasi yung performance na tinatawag. Alright? Kasi yung overall performance, hindi lang naman yun yung nakatayo ka, puputo ka, tinatamaan mo yung dapat mong tamaan. That skills. And magagamit niya sa mga defensive scenario. The same with, ano yan, parang yung question niya sa pistol eh. Alin ba yung mas magandang pistol? Yung ganitong pistol o yung ganito? Well, depende kung sa magagamitin. May mga pistol na enough na for defense. Meron mga pistol talaga na well-tuned, no? And well, customized. Well designed for competition. So those are incomparable. No? But those are both functioning kumpara saan siya talaga. Okay? So ngayon, anong kinalaman ng presyo ng baril sa pagiging magaling na shooter? So ganito lang yan. For example, ikaw sa sarili mo, puputo ka. Kung nakagamit na kayo ng stock na baril, ang trigger pull halimbawa is 5.5 pounds. Okay? So, nakagamit ako nung ginagamit ko sa competition yun dati. So, imagine niyo, what if, kung gumamit ako ng barrel, di ba, na ang trigger pull is less than 2 pounds. Okay? So, bakit ko na, ano yun, yun yung in-example ko? Kasi I experienced it. Naglalaro ako ng single stock before. Anong time na yun? Sa ano pa yun eh? Sa standard division pa yung single stock. Di ba? So, bukod sa disadvantage ka na sa magazine, tas caliber 45 pa ako, di ba? Single stock pa, tas mabigat pa yung trigger pull ko. So, may tinatamaan naman ako, nakatama ako, di ba? Okay? Pero nung naranasan kong gumamit ng isang single stock na customized, tas ang trigger pull less than 2 pounds, mas gumanda yung performance ko. I think yun na yung sagot doon, di ba? Kasi kahit skillful shooter ka, kung ang hawak mo is mas magandang equipment, mas mag-i-improve yung performance mo. Kasi nakadesign yung mga equipment na yun, kaya mahal yun, para talaga, para tumaas yung performance ng isang tao or ng isang shooter. Okay? So, kung panonoodin nyo nga yung mga video ko, dati, yung mga lumang video, tingnan nyo hawak kong baril. Mga mumurahing baril yan na makikita nyo sa market, 1911. Okay? Tapos nasubukan ko rin gumamit ng 1911 Glock. Tapos before, yung CZ-75B, nakita ko, iba. Kaya lang, yung CZ-75B, hindi pa panlaro dati. Parang hirap ako, kaya hindi ko yon ginamit. No? So marami ako naging baril. Then later on, natuwa ako, nakahawak ako nitong TS2. Kaya kumuha ako ng TS2 Orange, di ba? May video ako. Alam niyo ba yung performance ko? Nung unang beses ko siya nahawakan, nilaro ko kaagad siya. So, nakuha ko siya ng Friday, Saturday, tinesting ko. Sunday, nilaro ko na siya. Okay? So, function test ako na Saturday. Sunday, nilaro ko na kaagad siya. Then, yung performance ko, maganda. Why? Kasi, sabi nga ni ZZ, ano? out of factory talagang ano siya, no, tinono na siya, no, they make sure na out of the box panlaro siya talaga, wala kang gagawin, walang kahit ano, nakatono na siya panlaro. Alright,
So, yun yung sagot ko doon. Sana nakatulong ako, Miss Michina or Miss Mikina. And shoutout sa'yo. Thank you for watching my videos. I hope nakatulong ako. Okay? So, sabi ko nga, kung meron lang akong pera, lahat ng baril na bibiling ko, puro high-end. Kaso wala tayong pera. So, tsaga-tsaga lang kung ano yung kayang bilhin. Yun na lang. Anyway, hindi naman tayo. Depende yan. Kung seryoso kayo shooter, gastusan nyo talaga. Diba? Kung hindi ka naman seryoso, pero mapera ka, gastusan mo pa rin. Pero kung gusto mo pan-defense, of course, ibang usapan. Kasi ibang scenario. And iba rin minsan yung requirement. Pero of course, laging advantage, no? Yung meron kang barrel na mabilis gamitin, madaling gamitin, hindi nagmamalfunction, di ba? Lahat smooth. So, kaya lang, yung mga barrel na yun, mahal yun. Alright? Oh. But still, ito, hindi assurance, paalala lang, huli na, last na to, hindi assurance na pag meron kang mahal na barrel, eh gagaling ka shooter. Take note, ang shooting is skills pa rin. O skill. So, kailangan mag-build ka ng skill mo. Okay? Kailangan mag-match yung skill at saka yung equipment para maging maganda yung overall performance mo. Alright? O, salamat sa panonood, mga kapatid. Pagka may gusto kayong i-discuss, message na lang ako dun sa public page ko sa FB, Beng Celestino. Thank you!